Bakit kay Jerome? Pwede pa kay Miss Giselle lang. Kay Jerome? Ah. Hi, Mahal. Sana tigil-tigilan mo na yung pagdodota mo. Marami mga bashers yan. Ikaw, paano mo hinahandle ito? Actually, ginagawa ko siyang breakfast araw-araw. Talaga? Anong klaseng breakfast ba? Ginagawa ko siyang hotdog at itlog na doon. May movie ba? Oo. Meron. So, magkakaroon tayo ng part 2 na Made in Malacanang. Ako si Yang President Cory Aquino. Sa si Jerome naman as yung Hinoy Aquino. More bash to come charot. Pero kaya ko yung kaya mo naman kasi alam ko na eh. Feel ko ang daldal ko, no? Madaldal. Okay, Miss Sash na yung baby. Okay, Miss Sash na, kumusta naman ang dami? Okay naman. Okay naman, steady lang, chill lang. Actually, mansari namin kahapon. Wow, happy mansari. Pero mamaya kami mag-celebrate kasi. Ngayon kayo mag-celebrate. Mamaya, oo, dinner. Kasi busy eh. So, ayun, naiintindihan namin isa't isa kasi busy kami parehas. Yes, ma'am. Bilang isang entrepreneur din at is vlogger, so ang dami niyo ng mga pinagkakaabalan. So, sobrang busy niyo. So, may time pa ba kayo sa isa't isa? Siyempre, sa family na rin. Oo naman. Kasi, kailangan natin, humanap ng way para i-balance natin lahat. Kasi pag sobra tayo sa work, sobra tayo sa business, o baka nakafocus lang tayo sa love life, eh, hindi maganda yun. So ako, tinatry kong i-balance lahat, lalo na yung time ko sa family ko at sa loved one. So, we are known naman na mga katulad yung mga influencer vloggers, marami mga bashers yan. Ikaw, paano mo hinahandle ito? Actually, ginagawa ko siyang breakfast araw-araw. Talaga? Anong klaseng breakfast ba? Ginagawa ko siyang hotdog at itlog na doon. And then, patatagan na lang talaga. Sanayan na lang talaga. Kasi pag ikaw ay minaapektuhan, talo ka. Talo ka sa lahat ng mga ginagawa mo. So, syempre, nung una, mahirap. Eh, kasi hindi ka naman familiar sa mga ganyan. Gusto mo lang naman talaga. Mag-post, gumawa ng content, ganyan. Pero habang tumatagal, nababasa mo na rin eh. Kailangan mo na lang din tatagan yung loob mo eh. Pati bayan na lang talaga ng mental health yan eh. Kasi ikaw ang kawawa pag hindi mo, kapag nagpa-apekto ka sa mga ganyan. So ikaw ang isa sa mga ina-idolize na mga vlogger, isa sa mga vlogger, syempre influencer. So anong message mo sa lahat ng mga eto, sumusuporta sa'yo? Syempre salamat, kasi kung hindi naman din dahil sa kanila, wala naman tayo dito. May mga nagtitiwala, sabi ko nga sa kanila, kahit isa na lang dalawa yung nagtitiwala. Patuloy ako sa mga gagawin ko. Mga gusto rin mag-vlog, isa sa maging social media influencer, artista, ganyan. Tibayan mo lang or maging be patient kasi pag meron ka talagang tiyaga, minilaga mo. Hindi, pag meron ka talagang patience sa mga ginagawa mo, talaga imposibleng walang mararating yung mga ganyan. So patience lang talaga. At syempre, paulit-ulit sinasabi to, gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. So, Miss Sash, now what's next? Ano pang aabangan asa ka namin sa'yo? May movie ba? Meron. So, magkakaroon tayo ng part 2 ng Made in Malacanang. Ako si Yang, former Cory Aquino, President Cory Aquino. So, kabado, pero wala eh. Doon tayo dinalay. Si Jerome naman as yung Hinoy Aquino. So, ayan, abangan nyo po yan. At more bash to come, charot. Pero kayo ko yung... Kaya mo naman harapin, eh. No? Harapin natin yan, no? At saka, syempre, supportahan natin, small, big business, supportahan natin yan, lalo na kasi yung mga local brands, ang dami na naglalabasan ngayon. Kaya ayun, support lang tayo. Kasi ako, masaligiri din akong brand, pero yes. Hindi ako nandito para makipag-competensya. Nandito ako to help. At ayun lang yung goal ko, to help at walang away. Kasi, ang hirap. Nasa isang industry lang tayo eh. Diba? Ang hirap gumalaw kapag meron kang kaaway eh. So, ano lang tayo? Love lang. At ano tayo? Suportahan lang tayo sa mga business ng bawat isa. Correct. Totoo yan. And now you are the new face of Uglow Babe, yung beauty-wise. So, anong feeling? Anong pa? Feeling, syempre happy naman talaga ako. Talagang sabi ko, lagi kong binibigay yung 100% ko sa kahit na anong work. Sabi ko sa kanila, sinabi ko, tinry ko muna kasi siya bago ako mag-endorse na isang product. Hindi lang naman, it's not all about money eh. Dapat, syempre, yung trust na rin na magigihin mo sa ibang tao. Kaya nung nag-trust ako sa product na to, sabi ko, sobrang okay ng product na to. 2 weeks ko siyang ginamit. Then, dati kasi nag-endorse ako ng ibang brand.
Tapos nung sabi ko, hindi talaga siya for me. Kung siguro para sa iba, para sa iba. Pero nung tinry ko siya, parang hindi for me. So yung brand na yun, hindi ko na tinanggap. Yung mga ganun kasi. Kasi syempre, si ano din po tayo, owner din tayo ng ibang brand eh. So dapat talaga, I mean, inaaral din natin mabuti, tingnan natin. Kasi hindi lang naman tayo yung gagamit na to. Maraming tao ang nagtitiwala, maraming tao ang ang tawag doon, bibili. So, yes, tatangkilik. So, ayun. Okay, Miss Sasha, thank you so much. At na, feel ko ang daldal ko, no? Madaldal. Message na kayo. Okay, message. Okay, ngayong anniversary niya. Bakit kay Jerome? Pwede pa kay Miss Giselle? Sa You Glow Babe, CEO. Sige, sa You Glow Babe muna. You Glow Babe, sa Beauty White product natin. 4-in-1, no? Binasa ko lahat niya, kahit ang hirap basahin. Garcinia, di ba? Ang hirap. Ang hirap, binasa ko lahat niya. Sabi ko, naku, baka tanungin ako ng 4-min ingredients ng ano. And then, maraming salamat, Miss Giselle, sa tiwala na binigay mo sa akin. Kala mo na wala dito, pero nandito siya. At syempre, ayan, syempre, ang daming, sinasabi ko, ang daming pwede maging endorser, pero ako yung kinuha niya. Maraming salamat. At ilalagay natin yung 100% na trabaho natin dito or ng love natin dito sa product na to. So, ano pang hinihintay niyo? Kay Jerome naman. So, okay, syempre, kay Jerome, anniversary niyo. Kay Jerome, hi, mahal! Happy anniversary, mahal! Naku daw! Ano ba? Sana tigil-tigilan mo na yung pagdodota mo. Ayun, sobrang sipag niyan. Sobrang sipag niya. Lahat ng ginagawa niya dito is lagi niya sinasabi para sa future namin. So, maraming salamat. At love you! Okay, last question na lang. Saan ka magpapasko? Mag-holidays? Holiday, syempre kasama ko, family ko. Ngayon kasi nasa Cavite na ako, doon ako nakabili ng property. So gusto namin ma-celebrate yung, syempre, bagong bahay, bagong vibe. So kasama ko yung family ko. Though iniisip pa namin kung mag-out of town kami, out of the country, pero hindi pa sure. So ngayong magtatapos na ang 2022, ano ang pinagpapasalamat mo? Pinagpapasalamat ko yung mga tao na nagstay pa rin hanggang ngayon. Syempre, iba pa rin. I mean, kahit ang dami mong work, ang dami nangyayari sa buhay mo, pero pagpapasalamat mo, parang yung tao nagstay pa rin sa'yo hanggang ngayon. Kasi hindi naman araw-araw, nandyan pa rin sila para sa'yo. So, ayun, nagpapasalamat ako. Syempre, sa blessings na binibigay sa atin palagi. At sa family ko, kahit sobrang, ang dami nangyayari sa paligid ko, pero nandyan pa rin sila until now. So, ayun. Siyempre kay Miss Giselle, siyempre bago pumasok ang 2023, may pahabol pa. Thank you so much, Miss Giselle. Okay, thank you, Miss Sasha. Thank you. Salamat po. Pag-hochi, oh, grabe.